Guys, naalala nyo, nag-ride tayo ng Pampanga Loop. Pag-uwi, since marami pa tayong ginawa, hindi ko naman nalinis agad yung bike. So ayan, napakadumi. Lilinisin natin ngayon. Ngayon, nag-check ko. Look, malambot yung aking gulong. Ibig sabihin, naka-uwi tayo na nagsisimula ng lumambot yung gulong. Hindi ko alam kung saan ko nakuha to. Most probably, dun sa last part, mayroong mga lubak-lubak dun kasi eh. So dun sa part na yon, ito nangyari. Gagawin ko, lilinisin ko lang yung bike, tapos isi-share ko na rin paano magkabit without any tools. So hindi tayo gagamit ng tire levers. Sige po, linisin ko muna yung bike. 20 minutes later. Okay guys, as promised, gagawin na po natin yung pagpapalit ng inner tube kapag ka tayo ay na-flatan sa ride. Nakita ko kay Coach Joselito Santos, shoutout kay Coach. Nakita ko sa kanya na minsan nag-ride ako sa MOA nung naplatan yung isang kasama, pinalitan niya yung inner tube without using any tire levers. So gagawin po natin yung natutunan natin. So first, tatanggalin na natin tuluyan yung hangin. We see to it na talagang tatanggal po natin yung hangin mabuti. Mas madali po nating matatanggal yung gulong. Kasi kapag ka, syempre, we are keeping it on a good tire pressure pagka nagra-ride po tayo. In my case, I always use 100 PSI. Kaya nangyayari, talagang nag-aano siya, yung dumidikit siya dun sa rims. So kinakailangan maalis natin yung hangin mabuti. Then, pag natanggal na natin yung hangin, didiinan po natin yan, no? Ayun. Wala. Nakadikit kasi yan. Okay, yan. Paikot lang. Once na natanggal na po siya, sisimulan na po natin yung pag-aalis ng tire. Iaangat lang muna natin yung isang part. Okay. Makikita nyo, matatanggal natin siya. Bago ang lahat, bago natin makakalimutan, siguraduhin natin wala yung bubog o yung pako o stapler, thumbtacks dito sa ating gulong. Kasi di natin alam kung anong dahilan kung bakit tayo na-flat. So ang ginagawa ko po, binabaligtad ko siya talaga. Ito din ang maganda sa ano eh, yung gum wall tires. Makikita nyo, kung may pako siya, mabilis mo siya makikita. Hindi gaya ng mga ordinary tires na black. Mahirap makita yung pinakabutas. So wala naman po siyang puncture. Sure ako na wala itong butas, guys. Tangkita naman. Na-check na natin, nakapa na natin, wala talaga siyang butas, no? Okay. Ang suspect po natin is snake bite. Ano ba yung snake bite? Napipinch, parang napinch siya dahil nag-contact yung rim doon sa ating inner tube. Nangyayari po yan pagka bigla tayong nalulubak or nadaan tayo sa pothole. Kung makikita nyo doon sa video, last ride natin, napadaan tayo sa malubak. Grabe nga natin, gravel time. So maaari, doon ako na flat. Eh malapit naman na yung sa bahay, kaya nakauwi tayo. Sigurado na tayo na wala siyang puncture at ang nangyari po sa kanya is snake bite or na pinch dahil dun sa mga lubak-lubak na nadaan na natin, pwede na natin siyang ikabit. So ilalagay na po natin. Yan. Then kukunin na natin yung ating inner tube. Ito yung ating inner tube. Bobombahan lang natin ng konti. So, pwede na yan. Tagal-tagal kong hindi nagamit yung portable pump ko ah. Siguro matagal-tagal na rin akong hindi napaplatan sa road. So, nangyayari naman yun talaga na tayo ay napaflat. Na-experience po ng isang siklista yun guys. Kaya isa ito sa magandang matutunan ng isang siklista yung kung paano magpalit ng inner tube. Kasi lalo na ngayon, pandemic, nagra-ride tayo halos. Karamihan ng mga ride ko ngayon, solo eh. Yun, mas maganda, matuto tayong magkabit ng gulong o magpalit ng inner tube mag-isa. Nangyayari talaga yun. Pero matagal-tagal din po akong hindi na-flat. Okay, mabilis na lang to. Yan. Ako, unang ginagawa ko, pagka nakapwesto na siya, dito ko kinukuha. Guys, pakita ko sa inyo. Dito sa ilalim, no?
napasok ko muna dito. Ayan, tingnan nyo. Once na nakapasok na, ayan na. Hihilahin ko siya left and right para mabatak ko yung gulong. Ayan. So, unti-unti kong ilalagay na hinihila ko pa left and right para na-stretch ko siya. Ayan. Nakikita nyo? Mas mabilis natin siyang maisasakay mo. See? Ito, madali na lang. Oh, diba? Ayun na. Nakakabit na po. So, bubomba na natin. Hindi na tayo gagamit dito. Wala naman tayo sa labas, ha. Mahirap kaya. Okay. 100 PSI. Checkin na lang natin. Alright. Ngayon, hanapin na lang natin yung butas. Guys, mahirap makita. Maliit ang butas nito. So, pagka ganito na mahirap na makita, kukuha na tayo ng timba na may tubig. So, ganun na yung gagawin natin. As in, hindi ko talaga makita. Nakailang ikot na ako. Hindi ko rin maramdaman. Hindi ko alam kung asan yung butas. So, the best talaga, may baong kang inner tube, hindi lang patch kit. Kasi sa mga ganitong sitwasyon, talagang hirap po. Pero wala, hindi talaga. So, ang gagawin ko, bababad ko to sa tubig para malaman ko kung asan yung butas. Para siyempre, may patch natin. Later. Guys, walang butas. Paano nangyari yun? Paano kaya overnight lumambot, tapos wala naman palang butas? Guys, sino naka-experience sa inyo ng ganito? Lumambot yung gulong nyo, pero walang butas. Lumambot ng overnight. Okay, comment down below na lang. Okay guys, ano pa nga ba gagawin natin? E di, ibalik natin. Ay nako. Comment nga kayo guys, meron bang ganong pagkakataon? Ngayon ko lang na-experience kasi yun eh. Wala palang butas, pero ba't ganon? Anyway, wala naman tayo magagawa eh. Siyempre, ang gusto ko pa rin yung nakalagay dito kasi pana-racer yung ano eh, yung reserva ko eh. Eh, mas magaang tong swalbe eh. Doon na tayo sa magaang. At least guys, mas maide-demo ko ng mas maganda. Diba? Siyempre, una, bisa ng hangin. Then, gagana natin. Yan, nalilinig nyo, no? Ganun ulit. Alisin natin yung pagkakadikit niya dun sa wall ng rims. Okay. Ganun din sa kabila. Yun no. Dumidikit kasi yan once talagyan na ng pressure yung tube. Pag wala na siya sa wall, pwede na natin umpisahan dito sa kabilang side. Okay. Sampa muna natin yung isa sa likod. Tapos, babatayin lang natin. Okay, that's it. Tanggal na yan. Tapos, babalik lang natin ito. Ganun din. Yan, kung halimbawa guys, no, hindi baligtaran yung gulong nyo, kailangan tandaan nyo kung paano nakakabit. Once na naisakay na natin, o ganun na li. For example, checkin nyo lang uli pinaka-inner, no? Kasi yun nga ang importante. Siyempre, uunahin natin yung pinaka-pito nya. Yan. Once na nakalagay na yung pito nya, sasakay na natin yung ating tube. Make sure, again, ulitin ko, pag sinakay nyo yung tube, siguraduhin natin na hindi siya nakapilipe. Sigurado tayo na hindi tayo maiipitan ng tube. Yan. Yun nga, isa sa dahilan kung bakit mas gusto kong nagpapalit ng gulong without using the tire levers kasi noong dala ng kabaguhan, maraming beses na akong nakapunit o nakasira ng tube dahil sa pagsikwat o pagsungkit. So, dito ulit, lalagay muna natin ito, tapos
hihilain natin left and right. Yan. Para makasiguro tayo na mababatak natin siya paikot hanggang sa makarating tayo dito sa harapan natin sa dulo. Na pag nandito na, since nabatak siya, madali na siya ikabit. Okay na. Then, bombahan na natin. Blessing in disguise na rin na naulit natin, at least na ipakita ko naman uli kung paano magkabit ng inner tube o magpalit ng inner tube without using any tire levers o tool. Okay, 100 PSI. Okay guys, that's it. Diyan na po nagtatapos ang ating video. Comment na lang kayo down below guys kung anong nangyari dun sa aking gulong, kasi wala akong idea. First time ko kasing na-experience yung ganun na overnight lumambot yung gulong ko at wala naman palang butas. So hindi ko alam kung ano yung nangyari. Kaya naman din ako nagduda kasi yun nga, lumambot. At alam po, dumaan ako dun sa rough road. Medyo malubak po talaga. Eh, tatanungin ko na lang yung mga kids ko, baka pinaprank lang ako. Well, that's it for today guys. Maraming salamat po sa panonood. Magandang araw po sa inyong lahat. Don't forget to like, subscribe, and share. This is The Cycling Chef. Ganun pala yun.